nandito ako ngayon sa outpost sa Purok sa East, Upper, sa sitio ni Chairman Fermin Ballesteros. At tatanungin natin kung ano ang kanyang mga activity o mga pinapatupad dito sa kanyang nasasakupan. Kung natatandaan po ninyo, noong nakaraan, binag ko yung sitio ni Chairman Ella Milante. Ngayon dito naman po tayo sa Purok sa East. Purok sa East, Barangay Kupang, Zone 8, Antipolo City. Kaya mga kasitsos, tara, tanungin na natin sila. Hello mga kasitsos, kasama ko ngayon ang tanod ni Chairman Ballesteros. At kasama ko rin ngayon si Chairman. Tatanungin natin sa mga kasitsos kung ano ang kanilang mga ginagawa sa araw-araw na pagduty dito sa kanilang sityo. At pakinggan natin yung mga naging experience nila sa kanilang pagduty gabi-gabi dito sa Purok sa East, Upper, Barangay Kupang, Zone 8. Kaya mga kasitsos, tara, tanungin natin si Chairman! Hello Chairman, magandang gabi sa inyo at magandang gabi lahat sa mga tanod. Nandito ako ngayon sa Purok nyo para malaman ng ating mga manunood sa mga manunood ko sa YouTube kung ano ang obligasyon ng isang sitio chairman sa isang purok. Nung nakaraan, napanood nila yung kay Chairman Ella Milante at ngayon nandito naman po ako sa inyo para i-vlog kayo para malaman ng mga kabarangay natin o kasitsyo kung anong ginagawa. Chairman, pakikwento nga sa mga kabarangay natin kung ano ang ginagawa ng isang sitio chairman at kung ano ang naging experience ninyo sa pagduty nyo gabi-gabi dito sa inyong sitio. Una sa lahat po, ako po si Chairman Fermin Ballesteros dito sa Upper Purok 6 on 8. At kasalukuyan anong kulang bilang si Chairman at ang aking barangay captain Edwin Abilia na binigay sa akin bilang tungkulin na si Chairman sa Purok 6 on 8 Upper. Ang aming ginagawa rito sa Purok 6 sa Upper ay tungkol sa peace and order. At 24/7 ang mga tao ko lahat na nagjo-duty rito. Nagro-robing sa gabi. Kahit sa araw, umiikot din dito sa aking nasasakupan. Kaya pasalamat naman ako sa tiwala ng mga kanayon ko dito sa Purok 6 Upper. Lalong-lalo na ang aking vice chairman na si Mr. Ricardo Paunil. Yun ang aking masipag din na vice chairman at ang aking mga officials na nakatayo ngayon dito sa mga sitio ko. Masipag naman sila na sumusuporta sa aking sa aming tungkulin dito sa Purok 6 Upper. Kaya maraming salamat po sa binigay naman ng ating kapitan Edwin Abilia na pagtitiwala sa aming tungkulin. Kahit walang sahod ang aming mga tanod at sila naman ang masipag na umiikot sa aking pamalakad sa aming area. Chairman, sa araw-araw po na pag-duty ninyo, ano ang mga pinaka-problema madalas na nireklamo sa outpost nyo? Ang madalas na reklamo na tatanggap namin dito tungkol sa mga pautang at sa away ng pamilya. Ay, mag-asawa. Mga mag-asawa, yan ang number one. Kasi yung mga riot na mga kabataan dito sa aking area. Dahil karamihan na pumunta rito ay taga-ibang sityo. Dumadayo rito sa aking nasasakupan. Kaya yun ang panay-ikot naman ang aking mga tauhan na tanod. Kaya sila ay nagpapasalamat ako sa kanila sa kasipagan lang nagtrabaho dito sa aking area kahit wala silang natatanggap na sahod.
Kahit ano-ano lang. Kahit ano-ano lang ang kanilang ginagawa rito na para makahanap man lang ng pangsuporta sa aming mga tanod. Kaya sila naman ngay masipag naman sila rito. Kaya magtatanim sila rito ha, para meron lang pangsuporta sa aming mga pangailangan sa pagkain dito gabi, araw. Dahil hindi niyo po alam ang dami ang aking tanod. Pinaghati-hati ko sa kanilang tungkulin, meron pang pang araw, may pang gabi. Yun ang suporta na binibigay nila sa ating area. At pinaparating ko naman sa ating barangay captain na lahat ng suporta ng ating mga tanod dito sa Purok Size Upper. At masaya naman silang nagtatrabaho. Sa ngayon, Chairman, di ba may mga mandato po galing sa national down to city government and down to the barangay na ipinapatupad sa atin about sa pandemic? Tuloy-tuloy pa rin po ba yung Chairman? Tuloy-tuloy po ang aming pag-corpio. At gaya na sabi ko, dahil 24/7 ang aming trabaho rito. Kaya lahat ng nanggaling sa taas tungkol sa mga face mask, mga panatin sa corpio na yan, pinapatupad namin lahat dito sa aking area. Hanggang anong oras po, Chairman, ang corpio dito? Ang corpio rito ay 8 to 5 ang corpio namin dito, mga sa kabataan. Yung mga medyo may edad naman ang naggaling sa trabaho, pinapakuha namin hanggang alas 10, hanggang alas 4 naman sila, dahil sila ay naglahanap buhay. Kaya pinagbibigyan din namin ng kanilang servisyo rin sa kanilang mga pamilya. Pag ano, Chairman, halimbawa may mga malaking case na, pag hindi na po kaya, dinadala nyo po sa pinaka-main, namatawag kayo ng BPSO? Yun nga, kapag tungkol naman sa PC in order namin dito, kapag mababaw lang aming tungkulin, ginagawa problema rito, problema. Problema sa ating outpost, kayang ayusin. Kaya namin na ayusin dito, pero kapag medyo hindi namin kayang ayusin, dinababa namin sa BPSO to Lupon. Sa ngayon, Chairman, ano ang ano, ito tulad nito ng gabi. Sobrang nakita ko po kasi sobrang dami, napakadami pala. Sobrang malawak ba talaga? Ang malawak ang Purok Size, Chairman. Ang hawak namin na ilang residente po. Mga ilang residente dito. Ang residente rito walong sa homeowners itong area ko. So bawat homeowners po ilang member? Ang kagaya sa area ko sa Abisamis ay 575 family. Ah, dami pala, no? Sa Abisamis, itong Sunrise Upper, kasa Sunrise Lower, as taga 700 yung dalawa na yon. May 350 rin yung kabila. Pagkatapos, Akbay Akibat, Upper and Lower din. Sa ngayon po, Chairman, nakikita ko po kasi sa itong dumadaan ako dyan sa ano, mayroon ko pang talagang nakabantay kanya sa may kalsada, sa may panaka-checkpoint po ba yan? Yun, ang di ko pinapakuan at pinaalam ko kay Barangay Captain, dahil yan ang pinagmumonitor ko doon sa mga illegal na pumapasok dito sa aking area. Dahil kapag tinanggal ko yan, at lalong-lalo na itong area namin dito ay talamak na, kaya hindi ko tinanggal yung checkpoint ko dyan para ma-monitor ko lahat ng taong pumapasok dito sa aking area. Para kahit paano mailang po, ano? Para paano mailang? Kahit paano mailang sila? Oo, kahit paano magmanlas, langanin silang pumasok dito na maghatid kung ano man kanilang para ma-monitor namin lahat ng activities dito sa aking area. Okay po. So, yun lang po, Chairman. Yun lang po, at sana po gabayan kayo. Tuloy-tuloy po tayo sa paglilingkod sa ating sitio. Dahil sabi nga po, ang paglilingkod hindi po binabase sa pera. Ang paglilingkod po ay binabase kung ano yung sincere at pagmamalasakit sa mga kasitio. Kaya ganun pa man, Chairman, hanga po ang ating
manunod sa inyo, na sana po lahat ng ganun. Kasi tinalaga po ang mga chairman ay binuo ng council ng barangay. Tapos ang isang kapitan ay nagtalaga ng isang sityo sa isang purok. Dahil sa sobrang laki po ng barangay Kupang, hindi kakayanin ng BPSO, mga operatiba na BPSO, sa sobrang lawak. Kaya ang nangyayari ngayon, lahat, at kayong mga chairman, ano po, tama po siya naman, kayong mga chairman, ang nakatalaga para kung yung problema sa sityo, kayo po nagpaparating doon sa pinaka-main ng barangay. Ano po? Captain. O, barangay captain. So, yun na po, ma'am. Shout out kayo, chairman. Baka may gusto kayong ipanawagan. Na ano? Ano bang, ang message niyo, message sa mga nasasakupan po ninyo, message. Ang message ko lang sa aking nasasakupan, sana kung mapanood nyo dito nga, o mapakinggan nyo ang aking sasabihin. At sana lahat ng illegal na trabaho natin dito, baguhin na natin. Parang tayo magkaisa. At parang tayo naman magsama-sama, parang walang mahirapan sa ating barangay. Ano lang, lahat ng problema ayusin na po. Lahat ng problema natin, kaya natin ayusin kapag kaya natin. Kapag hindi na, hindi na, binababa natin sa baba. Magandang shout out. Shout out muna. Kay Cap. Kay Cap. Sana po ay itong pagtiwala mo sa aming Cap na pumuo ako sa bilang si chairman sa akin na sasakupan. At asahan mo, dodoblihin namin ang pag-servisyo rito para maayos lahat ng problema sa ating barangay. Kasama ang ating mga tanod, lalong-lalo ng masipag kong vice chairman, mga sekretary ko rito. Kasama namin lahat dito umiikot. Kaya maraming salamat, Kap, sa tiwala mo at dodoblihin namin ang pagserbisyo para sa iyo. Sabay-sabay! Sabay-sabay! One more! Ready? One, two, three! Dan Balaag TV! Sabay-sabay! Ready? Subscribe natin ang Dan Balaag TV! Yay! Yay! Oh.
Aking anak na sa Kuwait na si Mary Jane Ballesteros Silva at ang aking mga pamangkin na sa Los Angeles na mga Saludares family. Sino pa? At ang aking mga kapatid na sa Ilocos Norte. Sino? Si Juan Ballesteros, Elvira Ballesteros at Christina at ang aking kapatid na bunso na sa Bulacan ngayon, Pandi, Bulacan. Panoorin niyo itong vlog na to. Panoorin niyo itong aking vlog na ito para makita niyo ako naman sa personal kahit malayo tayo. Ingat, ingat, ingat. Ingat kayo. God bless sa inyo lahat diyan. Okay. Shout out po sa Canada, yung auntie ko sa auntie Teresita Novila. Tsaka pamangkin ko sa Saudi, si LG Ortiga. Kumusta kayo dyan? Andito ako, makikita nyo ako sa TV. Dead channel, sa YouTube channel. Sa YouTube channel. Dan Banaag TV. Sa Dan Banaag TV. TV. Oh, ingat kayo dyan, bye-bye. Ingat kayo dyan, bye-bye. Okay. Shout out po sa dyan sa Northern Samar. Kumusta po kayo dyan? Lahat ng kamag-anakan ko dyan sa Northern Samar, sana mag-ingat kayo sa bagyo ngayon. Pangalan. Si Nanay Maring, mga kapatid ko, si Joey, Belen, Jason, anak kong bunso, si Marianel Pahantoy. Kumusta kayo dyan? At saka sa Singapore, si Wilma Rosendal. Panoorin nyo dito sa channel. Panoorin niya ito sa Dan Banaag TV. Dan Banaag TV channel. YouTube. YouTube. Mabuhay. Thank you. Mabuhay. Ingat. Salamat. Thank you. Go. Shout out po dyan sa mga kapag-anakan ko sa Parong Pundite. Sina mag-asawa rin ni at Delibit Samson. Sana po ay nasa maganda kayo ngayon at sana mag-ingat po kayo sa ating darating na bagyo. Oh, okay lang. At ganun din po dito sa mga kamag-anakan ko sa Maynila, kung nasaan po man sila ngayon, sana kanya-kanya po tayong mag-iingat sa ating mga sarili dahil tayo po ay magkalayo. Oh, panoorin niyo sa YouTube na to. Panoorin po ninyo sa YouTube na to at TV Dan Banaag. Dan Banaag TV. Dan Banaag TV. Yan, okay. Bye-bye. Nagustuhan niyo po ang video kong ito? Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, like and share para lagi kang updated sa aking mga video. At sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment na po kayo sa comment section. Isa-shoutout ko po kayo sa susunod kong mga video. Kaya maraming salamat sa inyo. Thank you for watching!